Maning mga kwe, eh, na po na kwan o. Lang, dali, dali, dali. Na o, na e bakul o. Hindi mo makita. Bakul na siya, makita. Eh, kwan daw. Hindi makita. Bakul. Makita? Hmm. Ini ada option enable flash. Okay, bakul o, oh. May bakul. Ano to? Wala nang bakul? Hmm. Nasa ubas. Ay, naisip na ako. Nasa ubas. Hmm, ano eh. Ano na ito? Bigo na yan na rat attack na rin. Na rat attack na kuda sila? Kamusta? It. Oh. Maning. Dahil yun, murag wala lagi na nga kuan, wala lagi na ipaat na rin. Hmm, kabala na mga dyan. Ha? Dilamigas noon. Wala ba? Kabala siya ba? Ano yun, nag-stampid. Ayun, mag-stampid. Okay. Morning. Hay galo ya. Kung sino rin na dead ba? Uy. Oh, ano? Ito dito sa asa. Aguy! Aguy! Daka! Baba! Di kita sup. So, ayan mga guys, yung ginagawa natin kada araw mga guys. Madaling araw. Sayo sa buntag. Ako gumigising mga guys. Sayo sa buntag. So, kaya Tagalog. So, maaga tayo gumigising mga guys. Wala akong ginoon. Lagi. So, ganyan mga guys. Lagi daw. Lagi mga So, ganito mga guys yung ginagawa natin kada araw talaga mga guys na maaga tayo gumigising para pakainin ito sila. So, kasi wala naman tayong iba na nag-aalaga nito. Ako lang, no, sa tawag ka ng ginasulo. Sabi na, sulo. Ako mismo on hand. Hands on hand. Hands on tayo mga guys. Tayo mismo yung nag-aalaga ng quail natin. So dito sa ilalim mga guys, ano mo? Okay ba? Okay? Dito sa ilalim mga guys, nasa 200, mga 100 plus ito sila mga guys. Kasi sa taas natin, ibang quail ko dito sa taas, nilipat ko na dito sa ilalim. Kasi sa tulad ng sinabi ko, dinadahan-dahan na nating dinidispose yung mga male quail mga guys. Kasi ang lalakas kumakain, tapos medyo maliit lang yung production ng egg nila, so gansi sa pagkain, gansi sa feeds, no? Gansi, alkansi. So ayan mga guys, yung ginagawa natin. Tapos dito mga guys, dito tayo sa incubator natin mga guys. Okay, dito. Ayan. Tada umaga din, itong incubator natin mga guys.
Pine-check natin ito na tinaton. So, yung temperature sa thermostat natin is 37.9. So, ito yung incubator natin noon na yung carton, mga guys. Kung naalala nyo yung carton, ito yung ginamit ko din na thermostat. So, gumawa naman ako ng ganito. Gumawa naman ako. Gumawa ako ng cabinet. So, nilagay ko dito yung ating thermostat at saka yung mga bulb, mga guys. Gawa ito na routine, mga guys. Nasa 85 to 90% naman yung hatching rate niya, mga guys. So, kapante ako na mag-hatch ito lahat yung nasa dito natin na mga eggs na nilagay, mga guys. So, abangan nyo by next week siguro. Meron na mag-start na mapisa, mga guys, na mga quail natin. So, mga anin na piraso. Yung unang batch natin na mga eggs, mga guys, na quail, ma-hatch na yun. Anin na piraso or parang apat. Ewan ko, apat ba yung una natin nilagay? Apat yun? Yung una natin nilagay? Tatlo? Kasi pa-utal-utal yung paglagay namin noon, mga guys, sa incubator, mga guys. Hindi ko talaga sila tulad ng ginagawa ko ngayon na every 3 days, dito ko muna sila nilalagay yung mga eggs natin, mga guys. Kasi nangingitlog yung quail natin mga starting from 1 o'clock ata sa hapon, mga guys, hanggang 5 or 6 o'clock. So ngayon, sa ngayon medyo nag-reduce siya ng eggs, mga guys, tulad na sinabi ko kasi na-rat attack kasi sila, parang na-stress ata yung mga quail natin. So yung eggs nila, 20 plus na sana yung mga eggs nila everyday. So ngayon, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kahapon ito, mga guys, na eggs nila. 16 na lang, mga guys. 16. So medyo nag-reduce kasi parang na-stress sila kasi namatayan ako ng isang quail kahapon, mga guys. So sadly, pumanaw talaga siya. So namatay talaga, mga guys, no, yung quail natin kahapon. Kasi na-rat attack, mga guys, no? Binalikan ng daga, mga guys. Nagustuhan talaga ng daga itong mga quail natin. Kasi nung una, 10 quail yung kinain niya. So kahapon, inanapan ko na kasi ng paraan, mga guys. Ipakita ko sa inyo. Excuse dyan muna. Excuse muna dyan, mga guys. Excuse muna kayo. Excuse! Oh, ayan. So ito dito, mga guys, no? Inanapan ko ng paraan nito. Tignan nyo. Dito. Ayan, mga guys. Ito yung sistema dito, mga guys, sa likuran. Kasi dito, ayan, makikita nyo. Dito yung umiinom sila ng tubig, mga guys, no? Dito ko nilalagay sa kawayan. So last time, open ito. So dito nag-aabang yung koy, yung daga, mga guys. So dito siya nag-aabang talaga siya. Kung sino dito yung lalabas yung ulo, inaatake niya, tapos kinakain niya. Ulo lang yung nakakain niya, kasi hindi naman makalabas yung katawan ng quail. Ulo lang yung nakalabas. So ulo lang yung kinakain niya. 10 quail talaga yung nadali niya dito, mga guys. So ang ginawa ko, yan, tinakpan ko ng sako, mga guys, para na hindi na siya makapasok, hindi na siya maka-atake niyan. So last day, kahapon, mga guys, dito na naman siya sa ilalim, mga guys, oh. Dito na naman siya sa may saluran ng iti, mga guys. Nakaabang yung daga natin, mga guys, na kontra, mga guys. Kasi open kasi dito. So nakakapasok siya. So ewan ko anong remedy sa daga. So ang ginawa ko na lang, mga guys, no, pinakain ko na lang siya. Nilagyan ko siya ng pagkain doon sa may gilid, mga guys. No, anong tawag nito? Kakaibiganin na lang natin yung daga, mga guys. So binigyan ko na lang siya ng pagkain doon sa may gilid, mga guys. Para pag punta niya dito, may pagkain. Hindi na siya kakain ng quail kasi may pagkain na siya. So ayan, mga guys, yung ginawa ko. Kagabi hindi naman sila na-rat attack, mga guys. Iwan ko lang next day. Pero yung mga paa ng quail ko dito, itong sa baba, mga guys, may mga putol yung paa nila, yung iba. Kasi sa ilalim na nakaabang yung daga. No? So yan yung problema dito sa quail natin. So yung daga talaga. So tawag sa natingala. Nagtaka nga ako kahapon kasi ang daming dugo dito sa ilalim na part ng cage ko. Akala ko ba parang nag-away-away na yung mga quail ko. Nagpataya na sila, pero yung daga pala yung may gawa. Kasi
kinain niya yung mga paa ng kuwel ko. So, ito lang na sinabi ko, yung ibang paa ng kuwel ko na putol, naputol na yung paa nila. So, okay naman sila. O, ayan o. Oh, healthy naman. Isa lang yung nadali talaga. Hindi niya nakayanan yung sakit siguro. Kasi naputol yung paa niya kinain ng daga. Pero kagabi mga guys, nilagyan ko na ng pagkain doon. Parang di naman niya ginalaw yung pagkain. Tapos parang di pa muna nagbalik yung daga. Nagpalamig ko muna kasi alam niya eh. Alam niya na inaabangan ko siya. So yun mga guys, ito yung update natin sa ating pag-alaga ng quail, no? Ngayong umaga, ngayong araw. So mayang hapon naman, update tayo kung ilang eggs na naman yung ibibigay ng quail natin. So ito yung sa top screen yung mga guys, sa Venom PH yung kaibigan ko yan mga guys. Subscribe no din yung channel niya mga guys. So ayan na guys, na maraming salamat sa patuloy ninyo ng panonood at saka hopefully na-encourage at challenge kayo na magsimula din, mag-start din ng quail nyo, pag-aalaga ng quail nyo kung may balak na kayo na mag-alaga ng quail, no? Advice ko, kung gusto nyo mag-alaga ng quail, tapos business yung target nyo, magpuhunan talaga kayo ng ready to lay. Kasi sa experience ko dito, sa mga ginawa ko sa pag-aalaga ng quail dito, kasi ako mismo yung nagpapisa nito, grabe mga guys yung pagod at saka yung hirap natin mga guys. Tapos ang daming mga lalaking quail, medyo less yung egg production. Tapos hanggang ngayon mga guys, wala pa rin income yung quail natin. Pero nakakatuwa naman mga guys, nakaka-enjoy din naman, nakakatanggal stress pag galing ko sa trabaho, pag-uwi ko dito. So tanggal yung stress, no? Kasi nakakita ko na enjoy ako sa yun ang kasabihan. Kung may gusto, meron laging good morning at saka magandang buhay sa inyong lahat. Stay safe at saka ayun lang. Yun.